And we didn't man tie on your own, so at school we had the cheek cheek. I hear my papa register the man tie is now national. I went to some of the other Kerala to look at some of the names of Chukori. I will not go out there at my pass from our city. At end, Molly's no house. Schedule was here in a great two paras, papa register now national. At end, there the left now I am requiring now I don't have any to invent. Ito nga sa sobrang tagal na ubus ko na i-riches ni Chokoy. Medyo matagal nga nagsimula. Kasama din namin sa tatay ang lolo ni Chokoy. Dahil yun din nga kaya ng powers. Nakakagula ako mag-aas-kaso sa dalawa. So ayan, medyo dumadami ng tao. Mabuti na rin ito para hindi na kami pupunta sa opisina para magpa-national. Lahat ng grade level ay inaanyayahan para magkaroon ng national. Sinundo ko na nga sa classroom si Ate Chik-Chik dahil may class sila. Dahil malapit na nga ang number 9. Sarilit lang naman ang pila dahil tatlo ang nagre-register sa mga bata. Punta lang sila doon sa loob ng room na yun para mag-picture. Ayan, malapit na nga kami sa pila. Papasok na nga kami doon sa mismong picture. Mga 1.5 hours din kami nag-aantay sa pila. Ayan na si Ate Chik-Chik. Papapicture na para sa kanyang national ID. At medyo nawiwindang pa sa mga kagamitan dito sa kanyang harap. At ayun, tapos na siya ang picture. Pinasilip naman siya dito sa parang teleskopyo. Medyo antok na ang first one. At nagpalagay na rin sila ng fingerprint. Kaliwa at kanang kamay. At tagal lang niya kami dahil nadidistract si Chik-Chik sa mga gamit sa kanyang harap. Pero ayun, natapos din naman kami. Pinalik na si Chik-Chik sa classroom. Uwi na rin kami ni Chukoy. May daladala na rin kami pagkain na sopas at spaghetti. Hindi pa rin napapagod ang bata at parang pa rin ang taklalakad namin palabas dito sa may sakaya. Nakakatuwa lang at natapos namin ang araw nito ng matiwasaan. Kami kung saan hihahabilin sa Chukoy dahil nga parang ipo-ipo ito pag lumalabas. Kasi nga rin ang pakiramdam dahil sa lamig ng panahon. At ito nga ay nakasakay na kami ng jeep pa-uwi sa aming bahay. Hindi naman naglikot si Chukoy dahil naandar naman itong jeep. Hindi na lang at may nasakyan pa kami dahil halos walang masakyan ngayong linggo sa transport strike. Pero pinapapasok pa rin naman ang mga bata dahil hindi naman daw sakop ang Lucena sa transport strike. Wala naman tumigil lahat ng bumabiyahe. Kasi wala silang mapagkakakitaan ngayon. So ayun, naka-uwi na kami kakainin na nga namin itong spaghetti na may ketchup. Na may konting karne. Doon biniling sopa na walang laho. Pinakain ko na agad si Chukoy para mabusog at makatulong. Ito nga pala yung binigay na papel sa amin para pag i-deliver yung car. Ayaw nang ipakikin. Halina at magluluto na si Inter. Magluluto naman tayo ngayon ng munggo. Kahit Wednesday, magluluto tayo ng munggo. Then sinunod natin ang kamatis at sibuyas. Sinunod ko na rin ang bawang. Para melayos lang natin at para kumatas ang kamatis. Ilagay na rin natin ang munggo. Ilagyan ko na rin ang tubig para lumambot ang ating munggo. Ayaan lang natin kumulo. Ilagyan ko na rin pala ng North Cubes. Dahil nga wala yung karne. Pampalasa lang kumbaga. So ayan, tinakpan na natin. Ilagyan natin kumulo. After 20 minutes, snack natin. Medyo nagtuyo. Ayan, ilagyan ulit natin ang tubig. Medyo dinamihan na natin ang tubig kasi matigas ko siya. At hinayaan ulit natin siyang maluto. Ayan, after ilang minutes, medyo malambot na siya. Ilahan ko na yan ng patis. Pinagpamin, siyempre, magprito din tayo ng isda for 2 days lang. Ayan, ilagyan lang natin ang asin. At ipiprito na natin. 4 pieces lang at tipit-tipit muna tayo for 2 days. At ayan, ang isda, medyo nag dikit, pero masarap yan kasi crispy. Ito naman ang ating munggo. At ayan ang ating munggo na nilagyan natin ng malunggay para mas healthy. Kain tayo mga kumare.